Hello mga kagandang buhay! Kamusta po kayo? So, nakita na ninyo ang ating income reveal sa ating pamimili sa Sagay Stockyard, di ba? So, kasama po sa biyahe noon ay ang pamimili natin sa Kabangkalan. So, ano sila? Sabay silang pinakatay sa Marilao, Bulacan. And then, mag-i-income reveal din po tayo sa ating napamili sa Kabangkalan. Siyam po ang nabili natin noon. Kung naalala ninyo ang ating vlogs na akala namin zero ang aming pamimili. Kasi po, nung dumating kami doon, wala halos po talagang kalabaw or baka na dumadating sa stockyard. So, nakabili na tayo noon ay, ano na, mag-uumaga na. Kasi most of the time, pagka pumunta po kami doon, hapon pa lang po, bispiras, nakakabili na kami. Pero, minsan talaga, kunti ang hayop sa stockyard. So, ano ba ang naging recovery noon, mga kagandang buhay? May epekto ba sa pamimili ang kunti lang ang hayop sa stockyard? So, welcome po kayo ngayon sa ating vlogs, mga kagandang buhay, at akin pong i-reveal sa inyo. Yay! And for the meantime, gusto nyo bang itour ko kayo sa aking bahay? Ang aking kasing bahay ngayon ay medyo pinapalitan po namin ng pintura dahil noong pandemic time, naubusan tayo ng budget para po sa pag-re-renovate at pag-palit ng pintura. Dahil noong mga time kasi na lumipat kami dito, medyo minadali lang po ang pintura at hindi po pala maganda yon pag minadali dahil nagka-crack po siya at nagbabubbles. So, mga kagandang buhay, enjoy watching! Yes, mga kagandang buhay, at pupunta po ako sa Marilao, Bulacan. Actually, nandito na po ang truck natin na puno ng hayop. So, mamaya pong hapon or mga siguro mga gabi, kami makakasakay patawid po ng Mindoro. So, syempre wala akong vlogs na maiiwan, mga kagandang buhay. Ayan na po ang aking maleta. Ayan, dadali natin 'yan. At habang nag-uusap-usap po tayo, tutur ko kayo sa aming bahay at pagpasinsyahan na po ninyo dahil nanggal namin ang mga gamit dito para makapagpintura po kami. So, ang bahay po namin, malapit lang po ito sa basketball court. Ayan, mga kagandang buhay. Oh. Tingnan nyo. Ayan. So, ang aming bahay, pagka may liga po, ay dito lang kami sa bintana nanonood. Ayan. So, ayan, binago natin ang pintura, gawa ng medyo nag-bubble siya, mga kagandang buhay. Pag minadali po pala ang pagpintura para makalipat kami nung before pandemic, ay nag-bubbles talaga siya at pumangit. So, ayan po yung mga selling, mga kagandang buhay. Ang nag-design po niyan ay internet. So, sinerge po yan ni Tracy. So, ito, meron pong apat na kwarto dito sa amin ni Kabiyang Roger, kay Tracy. At ito po mga kagandang buhay, oh. Mayroon po kaming isang kwarto na dressing room. Ayan. Dressing room lang po talaga 'yan. At ito pang stairs namin. Ito kwarto na walang dito. Walang natutulog dito, mga kagandang buhay. So, papagawan po natin ng double deck na kama ito. Pwede bang mapakita yung kama mo, Trace? Nagpagawa po kami ng kama ni Tracy. Ayan po, kunting pasilip lang. Double deck po yan. Ayan, stainless. Ayan po ang kwarto ni Trace. So, gagawan din natin ang double deck din ang mga guest room natin para marami pong makatulog na mga guests. Minsan, mga kamag-anak natin na pumunta ng Boracay, nag-stop over dito sa bahay natin. So, kung makikita po ninyo, mga kagandang buhay, may CCTV po. Ayan, CCTV, napaka-importante po talaga kung isa kang negosyante. May CCTV po ang bahay mo. At namumonitor mo yan kung anong mga kaganapan dito kahit nasa biyahe ka. So, dito po sa baba, meron kaming tatlong kwarto. Hindi pa po tapos ang pagpintura dito, mga kagandang buhay. Ayan, CCTV ulit. Ayan.
Ito po isang kwarto. Nandun, dalawa. Ito po yung sala namin. Pasensya na po at medyo makalat dahil nga nagre-renovate kami. And of course, si Gigi. Kasi ante, hi ka naman, ante. Oh. Ayan, na-surprise sila. Nakasama pala sila sa aking vlog. Oh, no. Ito, anong ulam natin, te? Isda. Matang baka. Oh, matang baka na isda. Ayan po. So, ayan po. Napakagulo-gulo yung mga lutuan ni ante. Ayan. Dito. Dito, may pintuan dito, mga kagandang buhay, oh. Papunta po sa aming store, nakadugtong ang bahay. Ayan. So, ito pong portion na to ay lalagyan natin ang dirty kitchen para dito na po mag-luto si ante. Tapos, nagpapagawa po tayo ng mga grills sa bintana po dun sa taas. Tapos, actually, ang entrance talaga ng bahay namin, dito talaga at may bisita kami dito. Ayan. Yung kapatid ko pong sumunod sa akin. Oh, ayan o. Oh. Si Tuto. Ayan, yung kapatid ko pong sumunod sa akin. At magpapapalit sila ng Breeze sa anak niya. So, ganoon nga, mga kagandang buhay. Ito po yung store ko. Kadugtong ng bahay. So, sige. Pagpatuloy na natin yung ating income reveal. Para po sa ating nabiling mga kalabaw sa kabangkalan. Ayan, habang nagluluto si ante ng tanghalian namin. So, saan sa ba tayo pipesto? Ayan, hi to the camera, Rohem. Hi to the camera, hello. Oh, my cousin, sabi niya. So, ayan, mga kagandang buhay. Pito lang ang naipakatay natin nun. Huh? Oh, no. Oh. That's enough now. So para makapag-usap po tayo ng maganda, mga kagandang buhay, balik po tayo. Balik po tayo sa taas. Ayan, makikita ninyo dito. Oh. Tingnan nyo. Hi ka naman dyan. Wow! Si Michael. Ayan, nag-aayos po ng ating truck. Oh. Huh? Ayan si Michael. Oh. Si Michael po, marunong mag-aayos ng mga truck natin. Marami talaga mga kagandang buhay nagre-request na ma-income reveal natin yung apat na kalabaw na yun na nabili ni Kabeng Roger. Yung 273,000. Magkano ba ang naging recovery nun, mga kagandang buhay sa Katay? So excited sila na malaman. So ipakita natin. I-review ko muna. I-summary muna natin kung ano ba ang itsura ng mga hayop na yon. Kasi nakita ko kasi noon, isang may-ari lang yon, and then medyo malaki ang tiyan noon eh. So hindi ko naman masabihan si Kabeng Roger, gawa ng siyempre eager naman siya na may mabili kami para pangbawi sana sa expenses. Kasi siyempre kung wala kami mabili dun sa kabangkalan, nag-expenses kami, walang pambawi. So summary natin mga kagandang buhay kung ano ba talaga ang itsura ng mga kalabaw na yon. Para mapag-usapan po natin kung nakaka-apekto ba talaga ang pamimili, ang presyo, kung kunti lang ang mga hayop na dumadating sa stockyard. Ahinti pala siya from Dawis. Pero maganda oh. Yan. Lalaki ito kabiyahe. Mataas. Bata. Bata no? So mostly, mas marami talagang lalaki ang binibenta. Binibenta lang nila yung mga babae na kalabaw ko. Gaplek-toplek kasi nineng, oh. Ha? Gaplek-toplek na gulang na. Oo. Tanda na, ano? Dami palang karga nito, Dom, ang truck mo. Ilan yan? Dami yan, oh. Haba-haba yan. Is he size? Ah, 20 size. Ala. Grabe no, kumarga siya ng 20 size. Ay, siyempre, kataas-taas niyan. Ano lang. Ano, dami ng dadaog. Eh. Kailan na, Dong? Na nakuha. Dong, kailan eh? 5-7. Din, natin mo. Din. Duha mo lang?
Mukha pa na ako. Din, Toton. Ganda ng mga taman niyo ng baka. Last na lang yata yan. O, mayroon pa sa isa pala. Sa loob. Eh, pambuta na ito kay Baklota. Natapa ba itong mga kalabaw ni Dudong? Why, mga nina. Oh, no! Wala na yung sugat niyo. Ano lang kasi siguro si Biyaya yan, o. Then din upo niya sine? Din upo niya? Sila? Ne? Umamula niyong dako. Ne, hindi na yung apel? Umamula niyong... Kila presyo mo? 285. 60, hindi pwede. Bakla na ito tayo. Libre hon talang ka sa gasto. Ay pilagid. Yung patame. Yung mga ba, ang karabaw na naman ka, no? Isam lang yung dadakot ako. Pilagid, basit kong kasarang ko. Ito, gamay man to. Dakot lang. Hindi. Hindi, paano di abe? Hindi. Patame, tanong bakla na yun. 6-5 lang. Hindi pa sa sigara man ulit. Para makatisting, matabakal siya mo. Ina, kaya ko lang magasto ah. Aray ka pa yun. 275 ba? Ara. Sila? 6-5 lang. Ayaw, mga patame man. Ang saan ko. Stinta, di ka pa? Hindi na ko dahil kung... Pitik-pitik lang, ha? Ano lagi na? Para nga makapit-pitik lang. Medyo matindi ang presyo, ha? Uno lang. Para ano, pitik lang. Pitik lang. Ayun, ang patame man yun. Pilagi na mga... Aram lang dako. Ano, gamay man yun. Para lang, uno lang muna. Hindi lang ko pagpatame yun, bala. 3 lang, Biyay. 3 lang. Dos, di ka pa? Kaya para ano na kao? Pwede sa lipo. Ah, hindi na. Ako, mabakal ako. Pwede pa ano na yan. O, dos. Dira, dira. Ha? Dira ako. Labas ng calculator eh. Diyo matindi ang presyuan eh. Sige, bitos. Gamay mo lang. Gamay mo lang yan. Tat. Ari mo lang dago. Ini yan, mamerding. Ini yan, pae. Loon! Tawagin na si Nalon para desisyonan. 273, kid last? 273. Tawag na. Lagpo tong tatlo. Ano, paano ta? Pe. Ha? Mula to, dos lang, ayaw mang... Dos lang dong. Medya, kaya para may panggapi ko. Oh, sige, pagpagihiyo. Oh, no! Oh, beti kusuga mga hiyo. Oh, kusuga mga hiyo mong krabo. Hindi daw sa kanya, sa kabilang kalabaw. Medya lang, para wala naman. Ano, di magkamaloy sa pangmigo. Sige na, sige na. Hindi na, hindi na. 25 tangis ka na. May kabiyahe dyan. Ang hindi kasi dinalapan ninyo dito. Pupunta naman kami doon mamaya. Ayun lang, pangapin. Pangapin. Nano! 23 dapat hinintay mo na lang kami doon. Gina, na-distan natin. Gina, kadaong nga. Dos, tarak. Dalawa lang ka, biyahe. Apat. Magkano daog sa apat? 73.
273 for this apat na karabaw. Ayan, ayan na, nagpa-read na yung apat. Ayan. Dalawa pa lang for 273. Nalon, ito pa? Saan pa yung isa? Kalina, nandiyan ko lang. So, ang gaganda na nabili nyo ah. Ha? Ito may tubil-tubil. Pero may presyo naman. May tubil-tubil na. Ano yan? May sugat? Ano to? Saan na sugat? Nagkuhari po. Gilid ba sa truck eh? Gilid ng truck. Masakitan. Kadakuha ganun sa aling humigo. Kamay mo ko lang pananap. Puros binanggaan yung mga turo dito sa mga suki na po. Butang lang ito truck na. So ayan ba, ang bilis lang nabili yung kalabaw niya. So ayan mga kagandang buhay, napanood po natin ang summary. Kung ano po ang itsura ng apat na kalabaw na yon na nabili ni Kabiyang Roger ng 273,000. Ano ba ang naging recovery ng karni? So, ang kilo po ng karni is 1,025. Yun po ang timbang ng karkas, mga kagandang buhay, ng apat na karabaw. So, kung i-times po natin yon sa 275, is equal to 281,875 ang inabot na presyo. Kung i-minus po natin sa puhunan na 273,000, ang net income or ang gross income po mga kagandang buhay is only 8,875. At kung i-divide po natin yon sa apat, ang tubo lamang po ng kada isa is 2,218.75. At kung i-charge po natin ang pamasahe, 7,000 times 4 is equal to 28,000 minus 8,875 na tubo sa apat na kalabaw. Lugi po tayo mga kagandang buhay ng 19,125. Kung i-divide po natin sa apat na kalabaw, ang ratio po is 4,781.25 po ang lugi bawat isa. Ang una pong tawad ni Kabiyahe, nakita natin sa video, mga kagandang buhay, is 260,000. Kung 260,000 po, tama po ang naging unang sipat ni Kabiyahe. Mga kagandang buhay, medyo malungkot po ang naging recovery nitong apat na to na kalabaw. Malaki po ang epekto talaga kung konti ang dumating na hayop sa stockyard. Kasi tumataas po ang presyo ng hayop at na-lose weight po ng malaki yung mga kagandang buhay. Kasi kung ulitin ninyong tingnan ang video, makikita po ninyo pagbaba pa lang po ng truck ay iika-ika na po ang hayop. Napainom po talaga yun ng tubig mga kagandang buhay. So sapat po ang tubig sa tiyanong mga hayop na yun. So next time po, siyempre ingat na rin po tayo. Alam na po natin yung mga binilhan natin na dapat malalim po talaga ang tawad natin. Kasi alam kasi ng binila natin na walang masyadong hayop sa stockyard nung mga panahon na yun. Kaya talagang binanatan po tayo sa... Mahirap po talaga ang tawaran that time mga kagandang buhay. Kasi nag 260k si Kabiyahe na estimate and then nag 265, nag 270, hinabol po talaga ni Kabiyahe Roger. Dapat ang ginawa nun ni Kabiyahe Roger, hindi na niya hinabol yun, hinayaan na lang at ipabid doon sa iba kasi sobrang taas po ng presyo kaagad. So meron kaming binid doon ng iba at sobrang taas din, mga 75,000, ganyan, 76. Hindi na namin binili doon. Nakapukos si Kabiyahe na mabili niya yung apat na yun. Pero kung ulitin niyo yung panoorin ng video, parang alanganin talaga si Kabiyahe at tinawag pa niya si Nalon for second opinion. Pero nagkamali pa rin sila. So paltos pa rin ang kanilang estimate at hinabol talaga nila ang presyo. So hindi po magandang mamili talaga mga kagandang buhay kapag kunti lang talagang hayop. Dapat pakiramdam. Kasi magpapagod ka lang sa pagdala sa katayan ng mga hayop na nabili mo ng mataas na presyo. So ang akin pong income reveal mga kagandang buhay ay sinisiguro ko po sa inyo na yun talaga ang totoo at walang halo pong kasinungalingan. So natalo po kami doon ng 19,125 sa apat na kalabaw na nabili ni Kabiyahe Roger. Pero for the rest naman po mga kagandang buhay,
Tingnan natin yung iba kasi pito po yung pinakatay nun. So, kunin ko lang ang listahan. So, ito po ang listahan para sa ating... Pito kasi ito lahat eh. Yung dalawa kasi, hindi ko man siya sa truck. So, naiwan. So, sasabihin ko na lang po, mga kagandang buhay, may nabili po si Kabiyay na 525, AirTag number 055. Ang naging kilo nun is 209. Times 275, bumenta po siya ng 57.5. So, mga kagandang buhay, negative pa rin po siya ng 2,000. Tapos, may 58,000 na nabili si Kabiyay Roger, AirTag number 018. Tumimbang po siya ng 224 times 275 is equal to 61.6. So, 3.6 lang ang naging tubo, negative ng 3.4. Tapos, sa isa naman, 52,000, AirTag number 085, tumimbang lamang siya ng 204 times 275 is equal to 56.1. Tumubo siya ng 4.1. So, negative pa rin siya ng 2.9, mga kagandang buhay. So, the rest po ng pamimili namin doon sa Kabangkalan Stockyard nung na-i-vlogs ko na akala namin zero kami sa pamimili namin ay lugi po yun, mga kagandang buhay. So, sa pag-aaral natin, pagka ganun, adjust na lang tayo rin sa pamimili. Huwag natin pilitin kung mahal talaga ang presyo. Tapos, kung minsan, napakarami din pong mga kalabaw ang dumating at mga baka, mura po ang presyo dahil wala rin silang mapagbintahan. Doon na lang po tayo bibili ng marami. Kapag medyo nakita natin na medyo mura po ang bilihan. Kasi siyempre yung mga ahinti naman po, yun po ang tsamba nila. Kapag ka maraming komprador, pagkatapos kunti lang po ang hayop, talagang kahit tatawaran mo, to 60, okay yun ang tawad ni Kabiyay, pero hindi binigay. Kasi nga alam na wala namang ibang bibilihin. So mga kagandang buhay, transparency lang po talaga ang pag-study namin dito sa pamimili namin ng hayo para din po sa inyo na matuto din po kayo, makakuha po kayo ng mga tip. Hindi po layunin ito na ano natin, i-put down natin or masama ang ano natin sa mga ahinte. Natural lamang po yun na gusto rin nilang kumita. Kaya po sa stockyard, manalo matalo. Yun po ang realidad talaga. Kaya kami, hindi po kami nagpapa-apikto na sasabihin kaming barat or barat-barat, ganyan. Hindi kami nagpapa-apikto nun. Kasi, kagaya nito, sabihin namin lugi-lugi, sabihin namin na hindi kayo magaling magtinda o mataas kayo masyado, mataas ang presyo nyo. Ay di, ganun rin yun. Makagandang buhay, pa-timing-timing lang. So, buhay stockyard, pag hindi ka marunong tumawad, lugi ka. Kung magaling ka magpresyo sa hayop mo magbinta, panalo ka. Diba? So, that is life. So, wala po dapat na ano tayo, na saba ng loob. Kasi, pinagkasunduan po ang presyo. Kaya natalo man kami doon sa nagbenta sa amin, okay lang yon, friends pa rin kami. Kasi, hindi namin natawaran, hindi niya binigay, pero binili pa rin namin. Sino may kasalanan doon? Eh, siyempre kami, diba? So, kung di namin binili yon, binenta nila sa iba, ay di, yung iba yung nalugi, hindi kami. So, ganun po yun, mga kagandang buhay. Sana po malawak yung isip natin na intindihin na negosyo ay negosyo. Oh, mga kagandang buhay, samahan nyo ako sa aking bahay sa Marilao, Bulacan. At ako po ay maglalagay na ng aking mga one-week outfitan dito. So, meron pa po tayong Dawi Stockyard. Bago ako pumunta ng Marilao, Bulacan, gusto nyo rin bang i-income reveal natin yon? Yay! Liblib na lugar na nakakabilib. Diba? Yun ang aking dawis na pamimili. So, sige. Bago po ako mag-impake, ay i-reveal muna natin ang ating dawis stockyard kung panalo ba tayo doon. Kaya't yan nga po ang sabi ko sa inyo, mga kagandang buhay. Iba't ibang stockyard po ang binibila namin ay sama-sama po sa isang katay doon sa Marilao, Bulacan. Ang magiging sumada po ng tubo niyan ay ang kabuuan po. Sa sagay, tumubo po tayo, nalugi naman po tayo sa Kabangkalan. Mababawi ba ng Dawi Stockyard? Abangan sa susunod na upload!